Magandang araw po mga master, kamusta po? Angler Jericho po, kasama natin si Angler Wilmar ng Norte. So, ang activity natin ngayon is shore fishing po tayo. At ang fishing setup na dala ko po is ultralight setup. Bali, yung ultralight setup ko po, ito po yung specification niya. Yung rod ko po, from Relics Company, brand name niya po is Kankek. So, available po to kung nasa Pilipinas kayo, kay Doc Nambaca. Tapos kung nandito kayo sa UAE, kay Jeff Tackle. So madali po silang kausap, napakabait po ng mga taong yan, mga kaibigan po natin yan. Bali, ito po yung specification ng rod ko. Sa mga nagtatanong mga master, importante po ang specification. Yung pong specification ng rod, doon po tayo nagbabase. Merong mga rod na walang specification, kung ako po yung susundan nyo, huwag nyo pong bilhin yun. So ito po yung specification. Yung haba po nito, 2-piece po to. Yung isa nandito, 2-piece po to, middle joint. Yung haba po nito, yung length nya 6'8", bali 6 feet 18 inches. Tapos yung line na capacity, maximum po siya, minimum po siya ng 2 lb, maximum po siya ng 6 lb. So sa ultralight mga master, 6 lb lang po ang maximum sa rod po. Tapos yung lure capacity, wala pong problema yan. Kung nasa 15 grams, wala pong problema. Basta ang sinusundan po sa rod, mga master, is yung line, 6 lb lang po. Yung lure po nito, minimum po siya ng 2 grams, maximum po siya ng 10 grams. Tapos sa reel po, ang nilagay ko po is a size 1000 na Stradic. Ito po yun. Bali, ang drag ratio nito is, hindi ako nagkakamali eh, nasa 3 kg lang. So pasok na rin po. Tapos yung line na nilagay ko po, PE 0.3 or 5 lb or 5 pounds. Tapos yung leader ko, 8 pounds lang po. Tapos yung connection ko between main line to leader, FG knot po mga master. Tapos yung sa leader naman, going to lure, gumagamit po ako ng snap, tapos uni knot po ang connection ko doon. Mga master, mamaya papakita ko po sa inyo paano ako gumamit. Basic po ba lahat, from beginning tsaka hanggang pag-cast, basic po lahat ang gagamitin natin. So tara po mga master, subukan po natin mamaya. Angler Jericho po, ingat po tayo lagi mga master. O yun mga master, nandito na tayo sa site. Bali, ito po yung ano natin, ito po yung setup natin. Kinonect ako na po, 2-piece po to mga master. Nilagay ko lang, huwag nyo ganong ikpitan dito. Tapos mga master, nilagay ko na rin yung lure. Ito po yung lure, may kasama po siyang snap. Ayan, tapos yun ni nut. Tapos yung snap na ginagamit ko pag ultralight, yung pinakamaliit na snap mga master. Tapos ito pong reel na to, meron siya sa taas. At tawag po dito spinning reel. Yung pong sa taas niya, umiikot po to. Kapag po niluwagan nyo, kapag yung isda gusto nyong pagurin, kapag po inigpitan nyo yung isda, ayaw nyong palayuin. So ito po yun. Tapos yung dala kong gamit sa kaliwa ko po, ang tawag po dito is fish grip. Ito po yung pangawak ko ng isda. Tapos po, yung sa kanan ko, wala lang po yung lagayan, yung plier ko. Pang-cut ng line, tapos pang-ano ng split ring, pang-alis na rin ng isda. So, ito po yun. Tapos yung, dito mga master, may pattern po yan. Dalawa po yan. Yung pong line roller, tawag po dito line roller mga master. Ilagi nyo po tinatapat sa rod nyo. Tapos yung hawak, ako po kasi 6-plat. So, yung dulo ng daliri ko nandito. Ganyan po ang hawak ko. Tapos open nyo lang to, tapos agis na. Ganun lang po siya kasimple mga master. Chine-check nyo po yung drag nyo bago nyo agis. Ayun, maluwang. Ipitan ko lang ng konti para hindi gano lumalayo yung isda. Kasi sobrang nipis ng line natin. Ultralight po kasi gamit natin. So, ayun na po mga master. Okay na to. So, tara na po mga master. So, ayun na po mga master. Yung pong connection, labas po ng ano, labas po ng rod. Agis na po tayo. Unang agis natin mga master.
Ito yung unang agis natin, mga master. Parang ano rin, parang aging din. Makarel po ang uli natin. So yun po yung lure na ginagamit natin. Isa lang. Mostly, mga master, kumakagat po sila kapag inagis mo, pag retrieve post. Mostly doon sila kumakagat, mga master. So subukan pa po natin ng isang beses pa. Ito po, mga master, pangalawang agis po natin. Open nyo lang yung bait arm. Ganyan lang po. Yun po, mga master, makakarel ulit para nag-aging rin tayo. Yung aging naman po, yun po yung doon po nagsiguro sa mga Japanese po yun. Gumagamit po sila ng standard din po na ultralight, pero mas light po sa ultralight. So ito po yung pangalawang gamit natin, huli natin sa lure. Ayan po, bali ano po siya, makakarel na naman. Alalaki ng matambaka dito, mga master. Sa ultralight po, mga master, walang zero po. Ayun, mga master, tapos na po tayo sa lure. Jig naman po, bali ayun pa rin, 7 grams lang po yung ginamit natin na jig, kasi maximum 10 grams lang yung rod natin. Sa jig naman po, mga master, ayan, intayin nyo lang siyang bumaba, tapos pitikin nyo, tapos retrieve. Pitikin nyo, tapos retrieve. Ganun lang po siya, mga master. So tara na po, subukan po natin ang jig naman. Jig po is metallic jig, mga master, kaya tinawag siyang jig. Metal po siya na bumababa. Sinking po to. So tara na po, mga master. Pangatlo nga guys, mga master, same pa rin po. Hayaan nyo lang po siyang bumaba. Tapos pitch na. Yan po yung kagandahan sa ultralight, mga master. Kahit bungguin lang yung ano mo, jig mo, mararamdaman mo, sobrang nipis, sobrang light, sobrang yun nga po, sobrang nipis po ng line mo, sobrang lahat. Mararamdaman po mo po lahat yung kagat, kahit maliit man o malaki.
Ayun po mga master, tapos na tayo sa fishing session natin ngayon. Medyo masama talaga yung panahon, mahangin. Sana po huwag po kayo magsawang manood sa mga video ko mga master. So kung may katanungan po kayo, huwag po kayong mag-alala, magre-reply po ako. Sa Facebook ko po, sa WhatsApp. Yung Facebook ko po is Jericho Tolentino. Yung Facebook page ko po is Jericho Fishing TV. So hanggang sa muli po, Angler Jericho po.